Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ikalawang Kabanata. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing dingyon, ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. Lumapit at tumayo sa gitna nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Mesiyas na Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampi at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw na kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos. "Pagpuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. "Tayo na sa Bethlehem! Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon." Nagmamadali silang lumakad at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol sa kanila. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, gaya ng ibinalita sa kanila ng anghel. Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinanganan ng Jesus, ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi.
Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon, sapagkat ganito ang sinasabi sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Naghandog din sila ng alay na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, maaaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag nito sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas ng inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Liwanag po itong tatanglaw sa mga Hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulik sa insya ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ikaw ay magdaranas ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel, at mula sa angkan ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa nang siya'y mabiyuda. At ngayon siya'y 84 na taon na. Lagi siya sa templo. At araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit din siya sa kanila ng oras na iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang bata'y lumaking malusog, matalino, at kalugod-lugod sa Diyos. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista, gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Maghapon na silang nakapaglakbay, nang akala'y kasama nila si Jesus, nang mapansin nilang wala siya, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Ngunit, hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Namangha rin ang kanyang mga magulang na siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit po ninyo ako hinahanap?" Tanong ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret. At siya'y nagpasakop sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Siya'y umunlad sa karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hallelujah, Jesus, we serve you.